Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip at ilang kongresista tinugligsa ang designated survivor remark ni BP Duterte kaugnay ng zona. At ito ay hindi natuwa ang ilang kongresista sa tila biro ni Vice President Sara Duterte. Kaya hindi siya dadalo sa State of Nation address ni Pangulong Marcos Jr. ayon sa ilang mambabatas. May epekto ang bigat na pahayag ni BP Sara bilang isang mambabatas ng opisyal ng pamahalaan. At panoorin po natin yan. And without further ado, let's do watch, guys. Rosely, may particular na bang panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Ajong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panic. Ayon naman kay One Rider Partyless Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Giit naman ni Ako Bicol Partyless Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuulan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat. Right, maging responsable guys, maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha right, ng... guys, napanood po natin at napakinggan dito sa hindi pagdalo ni VP Sara Duterte kaugnay ng SONA. Maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip. And yes, again sa ating the next one reaction video. And peace out. Alright.